So what will be your answer? Or will you hear the call? A human did not spare his son, but gave him for us all. On earth there is no power, there is mga kapatid, ay napag-utusan ang atin pong magiging speaker ngayong hapon na ito. Ito po yung special request pala na atin pong gawin. Kaya akin din pong nire-request yung pong mga nasa hulihan, nasa likuran, na nakatayo, ay kayo po ay pumasok dito at tayo po ay sumali. Ang lahat po ay akin pong hinihilingan na tumayo at kayo po ay kumuha ng inyong partner. Tapos kayo ay maghahawak ang kamay at magkaharap. Yan ang pwedeng maghawak ang kamay, ay maghawak ko ng kamay. Magkaharap. Sige na po. Yung pong wala pang partner, ay kumuha na ng partner. Kahit tatlo ay pwede. At sasabihin nyo ang aking sasabihin sa inyong partner. No? Repeat after me. Ako ay masaya dahil narito ka at nakasama kita. Ako ay masaya dahil mas pinili mo na pumunta dito kahit antok na antok ka pa. Pangako ko, hindi kita aabalahin at hindi ako magpapalabas-labas sa bulwagang ito hanggang hindi natatapos ang programa. Pangako ko din, hinding-hindi kita tutulugan. At kung makatulog ako, ipangako mo, gisingin mo ako. Ako'y hindi magagalit sa iyong gagawin. Pagpalain ka ng Panginoon. Maraming salamat, Brother Dong. Talaga po ang aking ni-request siya sapagkat ang oras na ito ay napakahirap. Mahirap sa magsasalita, mahirap din sa makikinig. Kaya kung kayo makatulog, ay baka ako'y makatulog din dito. Kung inyong napagmasdan, mga kapatid, yung mga nagsalita kaninang umaga, ang especially yung tatlong mga taga Mindanao at Visayas ay napakaganda nilang magsalita. Lagi sila nakakapag-inject ng mga humor. Iibig ko sanang gayahin yun. Pero hindi ho ako Bisaya eh.
Ilocano ako eh. Kaya hindi ko kayang gayahin yon. Kaya aking hiniling si Brother Dom na mag-renew kayo ng inyong pangako. Kung kaninang umaga ay mahirap gumis, mahirap pigilin yung antok, ay mas lalo ngayon. Ako'y nagpapasalamat din sa Lumiere Singing Group. Kanina, pinapakinggan ko kanina umaga, sabi ko, parang mga taga Mindanao umawit ito. Hindi dahil sa pag-pronounce, kung hindi dahil sa blending. Napansin ba ninyo, a cappella, ang ganda ng blending? Kasi mga taga Mindanao, ganun eh. Parang taga Mindanao ako. Nung tinanong ko, ay taga Mindanao nga talaga. Parang talagang ibinuhos ng Panginoon ang talento sa pag-awit sa mga taga Mindanao. Mabuti na lang tayo binabahagi nandito. So, ating ipagpapatuloy mga kapatid ang ating pag-aaral. Napakaganda nitong Congress Spirit of Prophecy. Reach the world through SOP. Ang mahirap lang minsan kapag sinushortcut natin yung SOP, ay baka mapagkamalan tayong standard operating procedure, ayan ay padulas. Hindi po yan spiritual. Kaya napakaganda kung maaari, hanggat maaari, ay gawin nating Spirit of Prophecy. Doon po sa nakaraang GC session, ang slogan na kanilang ibig na lagi nating alalahanin sa buong kinkinyum ay Arise, Shine. Bakit po? Jesus is coming. That is the essence of being an Adventist. Kaya tayo mga Adventista sapagkat nananabik tayong bumalik na ang Panginoon. Kaya tayo ay mayroong gawain. Ano ba ang pinag-utos ng Panginoon upang matapos ang kanyang gawain? Kung walang iba kung hindi ang ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. So reach the world sa pamamagitan ng ano po? SOP? SOP dyan. Total member involvement. Kung atin pong iaasa lahat ito sa mga pastor lamang o sa mga laymen lamang, sa mga pangulo lamang, ay hindi po matatapos ang gawain. Ang kinakailangan ngayon ay reach the world, total member involvement. At ano pong paraan? Ang paraang ating pinag-aaralan ngayong hapon ay through Spirit of Prophecy at ibig natin sabihin, idagdag, literature. Sapagkat yung Spirit of Prophecy ay napakalawak, kaya kailangan nating magamit ano ang mga pwede nating gawin. So, reach the world, total member involvement through Spirit of Prophecy literature. Nabanggit na po ito kaninang umaga, ang mga sinulat sa pamamagitan ng Spirit of Prophecy ay nagpapatuloy na nagbibigay sa iglesia ng comfort, guidance, instruction, and correction. Paano po natin gagampanan ang ating tungkulin sa pag-abot sa mundo? Paano natin babahagi ang pabalita? Ang Spirit of Prophecy ay mayroong guidance, mayroong instruction, at mayroong correction na ibibigay sa atin. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Ito po yung ating pinakahihintay, hindi po yung mga kung ano-ano mga Sunday law, kung ano-ano mga palatandaan, taggutom, mga gyera, hindi po yun. Ang pinakahuling palatandaan upang matapos na ang gawain at dumating ang Panginoon, the end will come is when the gospel of the kingdom is proclaimed throughout the world, the whole world, as a testimony to all nations. Hindi po kinakailangan sila ay ma-convert lahat sapagkat hindi naman po talaga ma-convert ang buong mundo. Ang kinakailangan lamang ay malaman nila for a testimony. Malaman nila upang sila ay makapag-decide sapagkat hanggat hindi nila nalalaman, hindi sila makapag-decide. Ayun ang kailangan, yung sila ay magkaroon ng desisyon. Kaya tayo po ay mayroong obligasyon. At paano ang gusto ng Panginoon na ating gawin ito?
ang sabi po ni Apostle Pablo, and do everything in a decent and orderly manner. Hindi po bara-bara, hindi po paano-paano lang. Kasi po, ang ating Panginoong pinaglilingkuran ay Diyos ng order. Ano po order sa Tagalog? Kaayusan. Yan. Ay Diyos ng kaayusan. Saan natin makikita? Sa una pa lamang, makikita na natin yung pagmamasdan. Sa Genesis 2 verse 3, ang sabi po ay, and God gave His blessing to the seventh day and made it holy, because on that day, He took His rest from all the work which He had made and done. Ano bang ginawa ng Panginoon? Of course, alam natin yung creation week. Pero pansinin natin kung gaano ba kaayos. How orderly was God's creation? Pansinin natin mga kapatid. First day, ano pong ginawa ng Panginoon sa first day? Sabi niya, let there be light. Let there be light, and then there is the first day and the day. Night una dapat, night and day. And then, on the second day, anong ginawa? Sky and the earth, the waters, pinaghiwalay ang langit at ang mga tubig. On the third day, ano? Land and plants. Tingnan niyo yung order ng paggagawa ng Panginoon. Una, light, and then heaven and waters, and then from the waters ay land and plants. If you will notice, itong lahat ay mga spaces. Yung una, parang time. Pangalawa ay space in sky and the waters and the land. Mga spaces. At pansinin ninyo, sa ikaapat na araw, anong ginawa ng Panginoon? Ang sun, moon, and stars. In order for man to have a measure of time. Dahil dati, wala tayong sukatan eh. Wala sukatan ng oras. So yan, nandyan. Sa ikaapat na araw, God filled up the space. And then on the fifth day, anong ginawa ng Panginoon? Anong kanya nilalang? Fish and birds. Kaya, ang tamang-tama rin ulit. Sky and waters, and then birds and fish dapat sana para magkasunod talaga. Oh, pero ganoon na rin yun. And then on the sixth day, anong ginawa ng Panginoon? Ano ang kanyang nilalang? Mga hayop at mga ang tao. So, can you see the pattern? How God is very orderly? Kaya, Sabbath. And then on the seventh day, He celebrated His creation by instituting the Sabbath day to remember this creation. Ang Diyos kapag gumagawa ay maayos, very orderly. Noong itatag niya ang iglesyang ito, ganoon din ba siya ka-orderly? Ganoon din ba kaayos? What has God done for SDAs? So, gawin natin acronym yung done. Sa pamamagitan ng Spirit of Prophecy, ay ginawa ng Panginoon ang very orderly din na pag-develop, pag-establish sa Seventh-day Adventist Church. Una, D stands for direction, organization, nurture, and then expansion. Hindi po yan bara-bara. Talagang mayroong proper order. Tignan po natin. Hindi na po ako nagkaroon ng panahon para palitan yung mga kulay ng font. Aywa ko kung makikita nung naigit sa likod. So, letter D, direction. Ano po ang nangyari noong October 1844? There was the great disappointment. And so, parang biglang nalusaw yung dami ng naghihintay sa Panginoon. But then, there were a few who persevered. At noong December of 1844, ipinakita kay Ellen White ang unang-una niyang pangitain. At ano po ang nilalaman ng kanyang pangitain? Was it already instruction na sila ay mag-organize, magtayo ng mga schools? No, what? Sa kanyang ipinakita ng Panginoon na tama yung kanilang pinanampalataya na nagkamali lamang sila sa PETSA. And what was the essence of the message? He assured them that what they believed in was correct. That the world should be expecting for the coming of Jesus. So, yung unang-una ay direction. Ano pa? And then, after that, nakaroon na sila ng inspiration na magpatuloy sa kabila ng kanilang kabiguan. 1845 to 1848, sa kanilang pagsasaliksik sa Biblia,
ay kanilang nakita ang mga doktrina na ating pinananampalatayanan ngayon. Sa puntong ito ay ikinukwento ni Ellen White. Si Ellen White kasi hindi siya theological person. At hindi niya naunawaan yung mga Bible passages kung nag-uusap-usap yung mga lalaki. But there were times na yung mga lalaki ay they will come to a dead end. Hindi na nila alam kung paano patuloy sa kanila pinag-aaralan. It was then that ipapakita ng Panginoon kay Ellen White kung ano ang meaning ng talatang kanilang pinag-aaralan at kapag na kanyang naipaliwanag na yon, kanyang nairisalaysay na yung kanyang pangitain, ay nagkakaroon ng bagong angle ang mga pioneers natin mga lalaki sa kanilang pag-aaral at kanilang natagpuan nga ang ating mga doktrina na tinanggap na ngayon. After that, noong sila ay magkaroon na ng doktrina, ang sumunod nilang paasanin ay how are we to share? Paano natin ibabahagi ito? Ay karamihan sa kanila ay mga mahihirap. Ang may pinag-aralan lamang ay si, ang medyo nakataas-taas na pinag-aralan ay si Joseph Bates. Yung karamihan sa kanila, mahihirap lamang, mga farmers. Hindi ko naman minamaliit ang mga farmers. Pero noon, ay karamihan sa kanila mahihirap. Dahil sa hindi naman sila big time mga farmers. E paano nila ipapakaral ang ebanghelyo? Sino magbabayad ng mga pastor? So, ipinakita ng Panginoon, under direction still, ipinakita ng Panginoon paano nila ipapangaral ang Ebanghelyo. Sabi noong November 1848, print a little paper. Maliit lang sa una. Maliit lang. God starts with little things. Kaya mayroong isang nagsabi, start something small and nurture it to greatness. And that is just what God did with the Seventh-day Adventist Church. Una maliit lang, small paper. Tingnan nyo kayo sa John, little book. Yung kinain ni Apostol Juan. Tapos yung lumitaw, noona, little horn. Diba? Mga little-little lang eh. Lumaki. Kaya ang tinatapat din ng Panginoon doon sa little horn, little lang din. Little book at little paper. Ngunit anong pangako? Ito ay kakalat sa buong mundo hanggat sa maliwanagan niya ang buong mundo. Nakita na natin yung kaninang umaga ng mga presentation at natupad itong prophecy na ito. Hindi karakarakang nakapag-imprinta sila sapagkat it took James White 9 months to prepare one little paper na kanyang pinangalanan The Present Truth. Ito yung pinakaunang Seventh-day Adventist paper. And then, ang mga Adventist, lalo-lalo na itong mga Seventh-day Adventist na, ay nagkaroon uli ng pasanin. Sabi nila, tayo nagpapahinga ng araw ng Sabat, pero yung ating pinapa-imprinta, hindi nagpapahinga sa araw ng Sabat. Kaya kailangan magkaroon tayo ng sarili nating imprinta. It was then, in 1852, na sila ay nakabili ng printing press. At noong 1855, lumago ng lumago, nagtinayo nila ang Review and Herald. Sumunod, 1860, 12 years after the first vision to print a little paper, the SDA Publishing Association was organized. At kasabay niyan ay na-organize din yung ating church. Ang payo kay Ellen White at sa kanyang mga kasamahan, there is order in heaven and there should be system and order upon the earth that the work may move forward without confusion and fanaticism. Kaya makikita natin mga kapatid, ang Panginoon ay very particular sa kaayusan na pinakita sa langit, maayos, ganun din dapat sa lupa. So, organization. Mula ng 1850s, ipinakita na kay Ellen White ang mga vision na sila ay dapat mag-organize, magbuo ng samahan. Ngunit maraming ayaw sapagkat sa kanilang pakiramdam, sa kanilang pakiwari, ay ang pag-organize ay pagbabalik sa Babylonia. Sabi nila, lumabas na tayo sa Babylonia. Mag-organize tayo. Ay, tingnan balik tayo sa Babylonia.
Kaya't hindi kaarak-arakan nagkaroon sila ng organization. It took them some time. Kaya 1860 na noong sila ay makapag-organize. At ano ang kanilang ipinangalan? Anong kanilang piniling pangalan? Seventh-day Adventists. Bakit po? Bakit po nila pinili ang Seventh-day Adventists? Mayroong mga nagsuggest Church of God. Pero hindi nila gusto yon. Ang gusto nila ay Seventh-day Adventists sapagkat ibig nila na sa pangalan pa lamang ay nangangaral na ang Seventh-day Adventists. Ano po ang ipinapangaral natin? Na dalawang haligi ng ating pananampalataya. The Sabbath and Second Coming, SS. Sabbath and Second Coming. Yan ang napakahalaga. Sabbath is to honor God and we are waiting for this God that we are honoring and worshiping to come back and fetch us. Kaya sa pangalan pa lang, nangangaral na. Kaya lang ang problema minsan ay yung building mismo parang mayroong pagkukulang. Minsan ang biroan namin ay pag may hinahanap na Seventh-day Adventist Church, basta mayroong hindi tapos. Sa barista yan. Kakalungkot. Pero wala tayong magawa eh. Kung papaano sila noon, ganun din tayo ngayon. Wala tayong maraming pera. Sapagkat ibinubuhos natin ng pera sa evangelism. Ang karamihan, the bulk of our money is devoted to evangelism. Dapat sapagkat ibig nating matupad yung commission to preach the gospel, proclaim the gospel through all the world. And then, 1862 to 1863, nagkaroon ng mga conferences. So mayroon ng pangalan yung mga churches, pero hindi pa rin talagang maayos na maayos. So, nagbuklod yung mga, alibawa, taga Batangas, taga Laguna, Cavite. Yan, nagbuklod-buklod sila para makaroon ng conference. After na nagkaroon na sila ng conference, na tulad ng ganon, by province halimbawa, ay hindi pa rin magkasundo, hindi pa rin magkaisa. Bakit? Kanya-kanya pa rin sila ng plano. Minsan, ang isang probinsya, conference, mag-decide na magpadala tayo ng pastor sa ganung lugar. Ay yung isang conference, ganun din pala. Dalawa na sila doon, tapos yung ibang lugar, walang tao. Kaya inisip nila, mas maganda kung meron tayong mas mataas pang organization. So, 1863, Mayo ng 1863, kanilang binuo ang General Conference. At pagkatapos noon, mayroon ng General Conference, mayroon ng organization, directed by God, mayroon organization. Anong sumunod? Ano yung letter N? Nurture. Nurture naman. Ngayon at mayroon na silang doktrina na ipapangaral, mayroon na silang organization na mangangasiwa sa pangangaral, ano ang kinakailangan pa? Nurture. Madali bang mag-anyaya ng kwan mga kapatid? Madali bang mag-anyaya ng mga tao na umaten sa Bible study? Mahirap, di ba? Pag sinabi mong Bible study na tayo kapatid, naku, maraming dahilan. So ano ang isang bagay na kahit anong pananampalataya, kahit ano ang paniniwala ng isang tao, ay interesado siya tungkol sa kanyang sarili, ang kanyang kalusugan. Kahit Muslim yan, kahit anong pa religion yan, kung kalusugan niyang pag-uusapan natin, ay open siya. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Immediately, May 1863, na-organize ang General Conference, June 1863, ipinakita naman ang Health Reform Vision. Health Reform. Bakit tinawag nilang Health Reform? Sapagkat noong panahon ay napakasama ng kanilang mga health practices. Kahit pa doktor na, yung doktor na mismo, mali-mali pa rin yung kanyang mga ginagawa, lalo na kung ating susukatin sa mga panuntunan ngayon. Talagang very, very, very barbaric yung kanilang mga practices nung araw, lalong-lalo na sa kanilang pagkain. Kaya ipinakita kay Ellen White, papaano, ano ang inyong isang distinguishing mark so that when you preach, ay mayroon kayong isang bagay na nakakaakit ng attention, ng interest ng mga tao. Pag-usapan ang kanilang kalusugan. At pagkatapos nun,
In December of 1865, ipinakita na ang vision na magkaroon dapat ng mga hospitals. Sumunod, 1866, bumangon ang Battle Creek Sanitarium. Bagamat hindi pa ganyan ang kanyang pangalan, Western Health Institute ang kanyang pangalan noon. And then, 1874, bumangon din ang Battle Creek College. So, kita ninyo na, na nagkaroon na ng organization, mayroong ipapangaral, at kailangan magkaroon ng mga missionaries. Sino magtitrain? Saan magtitraining? Kailangan magkaroon ng schools. So, tinan ninyo yung order, yung kaayusan ng pagtatayo ng Panginoon. And then, we come to the letter E, expansion. So, dumami na. 1874, pumunta si Jane Andrews sa Europe as the first missionary. 1891, Ellen White pumunta sa Australia. Expansion. At noong 1903, ay tumawag sila na magkaroon dapat ng reorganization. Why? Sapagkat yung dating setup noong 1863 ng General Conference ay hindi na angkop sa pangangailangan ng mas malawak na bukirin. Example na lamang sa Australia. Noong una kasi, ang lahat ng desisyon ay kailangang ikonsulta sa General Conference. Okay lang yun noong nasa Amerika pa. Pero noong nasa Australia na, ang communication noon na hindi naman tulad natin ngayon na mayroong text. Pag ikaw ay sumulat, papadala mo sa barko, isang buwan yan bago makarating ng Amerika. Eh mabuti kung pagdating ng Amerika, magmi-meeting sila agad. Baka hindi pa maharap ka agad yan kung saan sila napunta, nakadistrino. So, perhaps another month. At pagkatapos, kung makasagot na sila, 1 month uli para makarating ang sulat from America to Australia. 3 months for a decision to arrive. Ay napakatagal nun. Baka wala na yung sitwasyon. Kaya kinakailangan magkaroon ng organization upang ang mga local regional offices ay makapag-decide ng mabilis. Ito po ang assurance. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. At pagkatapos ng organization na yon, 1905, dumating sa Pilipinas ang pinakaunang manggagawa ng Seventh-day Adventists. Sa katauhan ni Robert Cardwell, isa pong, anong kanyang gawain? Literature evangelist. Colporteur. At noong 1911, bumangon ang unang church sa Pilipinas. Ito po ay nasa Santa Ana, nandito ang picture niya sa harap. At noong 1914, beginnings of Philippine Publishing House. Ngayon po ang tanong. Noong magsimula sila, anong inutos sa Panginoon? Begin to print a little paper. Ano po pinakaunang institution na ibinangon sa ating iglesia bago pa magkaroon ng Seventh-day Adventist? Printing press, publishing. At kahit dito, bagamat mayroon na ang unang-unang institusyon na naibangon sa Pilipinas ay ang Philippine Publishing House ulit. Why the press? Bakit po? Because, ang sabi ng Spirit of Prophecy, the press is a power. Ito po ang sinabi sa kanya. I have been shown that the press is powerful for good or evil. This agency can reach and influence the public mind as no other means can. Ibig po natin i-qualify ito. Can reach. Ang television ba ay kaya maabot? Kaya, di ba? Ang radio, kaya maabot. Pero meron pang kasunod eh, hindi lang reach. And influence the public mind as no other means can. Bakit po? Mauulit pa ba ninyo yung sinabi ko kanina mula na ako magsimula? Ako nga, hindi ko nga kayang gawin yun eh. Hindi ko na alam lahat yung sinabi ko. Pero ang isang nakasulat, kahit na ikaw ay inaantok, tulad ngayon, maraming namumungay ang mata.
Hindi ko kayo sinisisi, mga kapatid. Hindi ko kayo sinisisi. Sapagkat kung ako nakaupo dyan, ay ganyan din ako. Kaya lang, magulat naman kayo ng mata paminsan-minsan. Kung tayo ay nakikinig, ay mayroong mga bahaging hindi natin nahahagip. Totoo hindi? Ngunit kung ikaw ay nagbabasa, mayroon din panahon na hindi mo nahagip yung binasa mo. Totoo hindi? Pero pwede mong balikan. Yun, hanggang hindi mo pa naintindihan, balik. Hindi mo naintindihan, balik. Kaya, yun yung sinabi. This agency can reach and influence the public mind as no other means can. Pero ano po yung gusto kong i-highlight dito? Ang press ay makapangyarihan for good or evil as no other means can. Doon sa Serbia ay meron doong ang Serbia kasi ay Orthodox Church ang nag-ahari, yung Eastern Orthodox Church. At meron tayong mga kapatid doon na naglagay ng great controversy sa bookstores. Pero hindi nila maunawaan at ayaw din ipaliwanag ng mga may-ari ng bookstore ay hindi na nila tinatanggap yung ating mga libro. Especially itong mga aklat na to. So anong ginawa ng mga kapatid? Nagtayo sila ng sarili nilang bookstore. At ito yung great controversy doon sa kanila, ay nakalagay yan doon sa ilalim nung counter. Kaya at yung mga bibili, yung mga magbabayad ay kitang-kita nila lagi. Sa pamamagitan noon ay marami ang nakakabili ng great controversy. Hindi lamang po tayo ang naniniwala ng press ay powerful. Kahit pa ang communists. Ano ang kanilang philosophy? In the battle over man's mind, the side who can supply the literature would come out on the top. Sino po? The side who can supply the literature. Bakit po? Sapagkat literature has double multiplier effect. Ang isang aklat ay maaring, ang isang tao ay maaring magbigay ng 10 aklat. At yung 10 aklat na yon ay maaring maka-impluensya ng 10 pa uli, tigsa 10 tao uli. Kaya 100 na kagad yun. Ba? But how is the press a power? How can God use this to bless the world? Paano magagamit ng Panginoon ang press para maging pagpapala? How can God use it to bless? Una, tayo muna, dapat basahin natin yon. Browsing. Pero itong browse, very shallow ito eh. Shallow lang yan. Our browsing should lead us into learning. To learn. Ano ba yung nalalaman ng aklat? So mas malalim na pagbabasa na yan. And then, mas malalim pa kaysa sa nalaman lamang ay experience. Experience yung nandoon sa binasa natin. Like, kung yan ay assurance about our salvation, let us experience it for ourselves. At pagkatapos natin ma-experience yan, doon na tayo, ano ang gagawin natin? Letter S. Sell. Tama rin yun, pero susunod pa. Share. Sell and share. Okay. Napakabilis ng oras, 30 minutes na kagad. Tinanong nyo ito mga kapatid. A serious and perhaps unsuspected hindrance to the success of the truth is to be found in where? Hindi ba nakakatakot yan? Serious and perhaps unsuspected hindrance to the success of the truth ay nasa iglesia mismo. Bakit po? When an effort is made to present our faith to unbelievers, the members of the church too often stand back and let all the burden rest upon the minister. Hindi po tama pala yun. Na
tayo ay iaasa lang natin ang gawain ng Panginoon sa mga pastor, sa mga laymen. Kaya po mayroon tayo ng total member involvement. Meron kasi ibang marami sabi. Eh, sila yung binabayaran eh. Di sila ang mag-aral. Sasabihin natin, eh, nagbigay na ako ng pambayad. Bahala na sila. Exempted na po ba tayo doon? Ano po ang sabi patuloy ng Spirit of Prophecy? To exalt a minister as perfection because he has not displeased anyone by reproving errors, not only brings a snare upon the minister, but brings disaster upon the people. Kung hindi pala, ang isang pastor pala, ay hinahayaan niya lamang ang mga kaanib na hindi nakikibahagi, lalo sa stand back, para lamang walang magalit sa kanya, ay hindi po mabuti. Bakit? Nagiging snare. Patibong. Patibong para sa ministro at disaster para sa mga tao, sa mga mananampalataya. The minister should not do all the work himself, but he should unite with him those who have taken hold of the truth. A working church will ever be a growing church. Pansinin niyo mga kapatid, paano, anong gagawin natin kung gusto natin ang iglesia ay lalago? Kung ang mga kapatid ay nagkakasya na lamang sa hapon ng Sabado ay Bible study, Bible game. Hanggang Bible game lang ng Bible game, umaya matanda na yung mga nagba-Bible game, walang kapalit. Ha? Kasi, ito yung formula. Kung gusto nating lumago ang iglesia, it should be a working church and the minister should not do all the work. Kailangan niyang hikayatin ng mga kapatid na makibahagi. That's total member involvement. Hindi po ba? Kung gagawin daw niya yan, let him seek to keep the church alive by teaching its members how to labor with him for the conversion of sinners. Pansin niyo po ba mga kapatid? Kung ang mga kapatid ay busy sa pangangaral, marami bang away sa loob ng iglesia? Walang panahon mag-away. Pero pagka walang evangelism, focus doon sa kapwa. Ano raw sa anong sabi tungkol dito? Kung ang isang pastor, ang isang leader, ang isang elder ay kanyang ginaganyak ang mga kapatid upang gumawa, this is good generalship. Yan. Magaling na general yung kanyang nahihimok ang mga kaanib na makibahagi sa gawain. Though men have the Bible in their hands, they do not receive the blessings that God has placed in it for them. The Lord calls upon His servants to carry His message to the people. Napakaganda po na tayo makibahagi dun sa United in Prayer at saka pagbabasa ng Bible ngayon. Sana nga tayo? Esther? Chapter 8. Esther 8. Kaninang umaga, 7 pa lang. Ngayong hapon, 8 na. Kahit na basa tayo ng basa ng Biblia, kung yan ay sinasarili din natin, sa atin lamang, anong sabi? Hindi natin tatanggapin ang pagpapala ng Panginoon. Ano po ba nangyari sa Israel na sila pinagkalooban ng liwanag para sa buong mundo? Bakit ano nangyari sa kanila? Nawala. Bakit po? Sila ay sinarili nila. They claim to be the peculiar people and they kept the truth to themselves. And that's why God took away from them that blessing. The power of the press is with its all its advantages is in their hands. Sa kamay natin. They can send them into thousands of families who now sit in the darkness of error. Kaya the press is a power kung ang mga ito ay mapapapunta sa kamay ng mga tao. Ako po isang ayon na sangayon sa sinabi ni Pastor Bermudez kaninang umaga. Na darating ang panahon,
Ang LMS na ito ay isasara. Ang school na yan, isasara. Ang hospital, isasara. Ang publishing house, isasara. Radyo, ay napakadaling isara yung radyo, television, internet. Ngunit, ang hindi nila magkakanta, hirap-hirap sila na bawiin ay yung mga aklat na naipamahagi na natin. Ay mas mahigit pa sa drug war ang kanilang gagawin. Ngayon, halughog lang sila. Meron na silang mga drugs. Ayun, paglibro. Lalo na pag alam ng mga tao na hinahanap ngayon, itatago nila lalo yan, babasahan nila lalo. The Lord has His blessings for the church. If its members will seek earnestly to arouse from this perilous lukewarmness. Ano itong lukewarmness na ito? Yung walang bahala sa gawain ng Panginoon. The church must be a working church if it would be a living church. It should not be content to advance with dilatory step, but it should bear the yoke of Christ, gaining new recruits along the way. Huwag tayong maging kontento sa mga kakaunti lamang. Kung ang Amerika ay pumapasok sa gera, pansin ba ninyo yung taktik ng Amerikano? Taktika ng Amerikano, bago sila sumugod, kanila munang pinupulbos yung teritory na kanilang atakihin sa pamamagitan ng bomba, mga missiles. Talagang pupulbusin nila yan. Softening, tawag nila dyan. Bago pa sila magpadala ng mga tangke, ay kanila na munang sinira yung mga tulay, yung mga, lalo na yung mga communication center, yung mga command centers, ay kanila munang dinurog bago sila magpapadala ng land forces. Upang hindi mas taas ang casualty nila sa mga mamamatay na sundalo. Dahil kaunti ng kalaban. Alam ba ninyo mga kapatid, ang Panginoon ay mayroon din ganyang paraan, hindi sa pamamagitan ng bomba. Ano ang hinuhulog o gagamitin ng Panginoon bilang paghahanda sa pag-aani? Ano ang ipinapauna? Ang mga babasahin. Kaya nga pansin ninyo, noong una, 1848, print a little paper. 1914, dito sa Pilipinas, bumangon ang simula ng Philippine Publishing House. Una muna yung mga babasahin upang ang lugar, ang mga tao ay maihanda. Pagdating ng ministro, ay meron ng mga aanihin. Ministers and people should engage in the circulation of books, pamphlets, and tracts as never before. Sell where people are able to and willing to purchase, and where they are not, ano gagawin? Give them the books. Sell. Ayan, kaya tayo marunong selling and sharing. Here is the genius of God's plan. Napaka-orderly talaga ng Panginoon. Pansinin din nyo. Una ay, doon sa makakapagbili, o doon sa makakabili, ipagbili mo. Bakit? Ha? Makakabili, hindi lamang yun. Maliban sa makakabili, ang bumili, kadalasan ay pahahalagahan niya yung kanyang binili. Di po ba? Babasahin niya yun. Hindi lamang yun. Ikaw na missionary ay nakakakuha ka ng pambili uli ng iba pang libro. So, in effect, the public is subsidizing the ministry. Di ba? O ano pong ministry natin ngayon sa Seventh-day Adventist Church ang subsidized by the public? Magsabi kayo, anong department? Maliban sa publishing, ano pa? Subsidized ng mga tao. Ha? Harvest and gathering. Yan, harvest na rin. Kaya lang ay hindi talaga diretsahan, no? Totoo yun. Pero yung talagang foremost na department na ginagamit ng Panginoon upang maikalat ang kanyang pabalita, subsidized by the public, is the publishing sa pamamagitan ng literature. Kaya, here is the genius of God. Sell. Ang unang instruction ay sell.
At kung hindi kayang bumili, ay bibigyan mo na lang, share. Ngunit, sikapin pa rin natin na yung ibibigyan natin ay huwag lamang basta bigay ng bigay. Lalong-lalo na itong ating may pamimigay ngayon ay hindi naman talaga mumurahin. Ito ay kakausapin natin muna, kukwentuhan, pagkatapos ay i-share natin yung aklat. Pero po ba sa inyo nakapagbasa ng Inquirer, June 25, 2016? Ano po ang sabi dito sa opinion? 7 Filipinos commit suicide every day. Halos kasing dami na rin ng mga namamatay sa drug war. Pero was there even a tiny squeak? To solve this problem? Bakit napapakamatay ang 7 Pilipino araw-araw? It's because of the stress of modern day living. They are depressed. And the question now is, could we have given them hope? Ano ang pwede nating ibahagi sa kanila? Inquirer ulit. Ngayon lamang, September 15, nung Huwebes lang, kailan to? Huwebes lang, ano? Huwebes lang. Suicide hotline for the lonely. Sa article na ito, ay tumaas na yung 7. Ang average na per day is 7.9, almost 8. Tumaas, almost 8 Filipinos every day ang nagpapakamatay. Why? The single biggest factor is being isolated. Alam niyo yung awit na sa aming mga may edad na, mayroon yung awit na All Alone Am I. Alam niyo yun? All Alone Am I. People all around, but I don't hear a sound. Bakit? Hindi siya connected. Wala siyang napakaraming tao, pero wala siyang kakilala. Kaya po dito ngayon papasok yung aklat natin na tinatawag natin na anti-stress. Sino makakahula na aklat na ito? Ha? The anti-stress book. Steps to Christ. Bakit po? Bakit natin masasabing ito ay anti-stress? At bakit po ito maganda para sa mga nalulungkot? Sapagkat ganito po ang pangako. Keep your wants, your joys, your sorrows, your cares, and your fears before God. Ito yung problema ng mga isolated. Ang pakiramdam nila ay pasan nilang buong mundo and nobody cares. But here is the assurance from the steps to Christ. Keep your wants, your joys, your sorrows, your cares, and your fears before God. You cannot burden Him, you cannot weary Him. Bakit natin ayaw i-share minsan ang mga problema natin sa iba? Sapagkat, isa ay nakakahiya. Baka pagsabihan tayo, para yan lang. Yan lang. Kaya, huwag mo na sabihin. Yung iba naman ay, sabihin natin, ang dami-dami niya ng problema, bakit ko pa ibibigay ang aking problema sa kanya? Pero ang sabi sa Panginoon, you cannot burden Him, hindi mo siya parang mapapagod. You cannot weary Him. He who numbers the hairs of your head is not indifferent to the wants of His children. The Lord is very pitiful and of tender mercy. His heart of love is touched by our sorrows and even by our utterances of them. Take to Him everything that perplexes the mind. Ano man yung nakakaproblema natin, ano man yung nakakabigay sa atin na pabigat, dalhin natin sa Kanya. Ang puso niyang maibigin ay nakikilos ng ating kalumbayan. Sabi, dalhin mo sa Kanya ang lahat ng bagay na gumugulo o bumabagabag sa iyong pag-iisip. Walang napakalaking dalahin o pasanin para sa Kanya sapagkat Siya ang umaalalay sa buong sa sanlibutan. At pinangasiwaan niya ang lahat ng kapakanan ng santinapak tinakpan.
Walang bagay na may kinalaman sa ating ikapapayapa ang napakaliit upang kanyang mapunan. Ito, di ba? Yun isang minsan natin problema natin na ayaw natin i-share sapagkat baka tayo mapagtawanan lang. Napakaliit na bagay. Pinoproblema mo. Pero sa Panginoon, ano sabi? Nothing is too great for Him to bear. Ah, hindi pa pala nakarating. Nothing that in any way concerns our peace is too small for Him to notice. Di ba't napakalaking assurance para sa mga tao na kailang maibigay natin ang aklat na ito sa kanila? Anti-stress book. There is no chapter in our experience too dark for Him to read. There is no perplexity too difficult for Him to unravel. No calamity can befall the least of His children. No anxiety harass the soul. No joy cheer. No sincere prayer escape the lips of which our Heavenly Father is unobservant or in which He takes no immediate interest. Agad-agad ay kanyang pagbibigyan ng pansin. Yan ang kagandahan ng unang utos na sabi, Thou shalt have no other gods before me. Bakit po? Kung tayo may problema, iisa lamang ang ating pupuntahan. Iisa lamang ang ating lalapitan. Nasubukan nyo na bang mag-text sa taong tatlo ang kanyang cellphone? Ilan ang itetext mo kung tatlo ang kanyang cellphone? Tatlo rin. Napakagastos. Diba? Upang matiyak lamang na matanggap niya yung iyong message. Pero sa Panginoon, walang bagay na hindi niya mapapansin at hindi niya agad bibigyan ng attention. The relations between God and its soul are as distinct and full as though they were not another soul on upon earth to share His what's care, not another soul for whom He gave His beloved Son. Steps to Christ, page 100. Kaya po, ano sabi niya? Yung relationship ay para bagang tayo nag-iisa lamang sa buong mundo. Di ba't napakagandang assurance yun? Wala kang, para bagang wala kang karibal. Ikaw ang pagtutunan ng pansin. Sino po ang gustong makamit kay President Duterte? Ha? Napakahirap sapagkat siya napaka-busy. Pero sa Panginoon, anytime. The press is a power. So, let every Seventh-day Adventist ask himself, ano kayong tatanungin? What can I do to proclaim the third angel's message? Yan po ay tanong, katanungan noon pa, 1904 pa, naisulat. Sa pamamagitan ng press. Ang press ay makapangyarihan. But if its products fall dead for want of men who will execute plans to widely circulate them, its power is lost. Kaya po, ang ibig ni Ellen White sa pamamagitan ng udyok sa kanya ng Panginoon, all that thousands more of God's people had a realization of the work to be done. Enter the homes of our neighbors to sell or give away our literature. Gaano po karami? Thousands more. Thousands more. Hindi lang thousands. Kung mayroon ng 1,000 ngayon, ay thousands more ang makikibahagi. Isn't that total member involvement? Itong bago, itong total member involvement ay walang yan. Bagong coin. Pero yung concept ay noon pa. Napakatagal na. Either to sell or to give away. So, sino po ang gusto magbahagi ng aklat na ito? Steps to Christ. Sino? Ay, maraming salamat, pero parang mahina kayo. Yung unang pupunta rito, ay makakako. Ibinibigay ko na eh. Oo, ibabahagi mo. Okay. Pero pa? Sino pa? Ah, yan. Huwag na itasan. O, yan. Pero anong gagawin nyo? Anong unang gagawin nyo, mga kapatid? Basahin. Ha? Basahin muna at nang malaman ninyo ano ang idinadalang balita ng Steps to Christ. Napakalaga lahat ng mga aklat natin.
Napakalaga ng Great Controversy, Desire of Ages, lahat-lahat yan malaga. Ang unang mga hakbang patungo kay Kristo ay sa pamamagitan ng aklat na ito. Kaya nga po ang sabi, the bookwork should be the means of quickly giving the sacred light of present truth to the world. Let every believer scatter broadcast tracts and leaflets and books containing the message for this time. Papers and books are the Lord's means of keeping the message for this time continually before the people. Yan ang napakalaga nga kapatid. Anong sabi niya? Continually before the people. Why? Because they can keep going back to the book and they can share it. Ang mga komunista, bago pa pumasok yung mga kadre, bago dumating yung mga magtuturo, ay una muna na ipakalat na nila kanilang mga babasahin. Marami na silang nabigyan ng mga literature at pagka nakabasa na yung mga yon, iipunin sila upang lecturean ng mga kadre. Ay, hindi na yan bago. Pinakita na yan kay Ellen White noong panahon pa na technique. Hindi lamang natin nagagawa pa. I want you to be with Jesus. Ito yung panalangin ni Ellen White. In whose presence there is fullness of joy and whose right hand there at whose right hand there are pleasures forevermore. There will be no sin, no sorrow, no sickness, no death, no burial train, no sound of mourning. Ibig ba ninyo makarating sa lugar na ito, mga kapatid? Ngunit tayo lang ba? Tayo lang ba? Hindi. Dapat ay mag-anyaya tayo ng mas marami pa. Oh, I want to see the King in His beauty. I want to praise Him with an immortal tongue. I want to give glory to God who has provided for us the richest blessings of heaven. When He gave His Son, He gave all. Ito yung ibig natin dalhin sa mga tao. Na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sila ay makakaroon din ng buhay na walang hanggan. Heaven's resources were exhausted in Christ and all the treasures of eternity are at our command through the infinite merit of our Redeemer. Sa pagdating ng panahon, meron lamang dalawang pulutong ng tao. Ang isang grupo ay ito ang kanilang gagawin. Parents were bitterly reproaching their children and children their parents, brothers their sisters, and sisters their brothers. Loud wailing cries were heard in every direction. Ano po ang kanilang isinisisi sa kanilang mga kamag-anak? It was you who kept me from receiving the truth which would have saved me from this awful horror. Pagbabalik ng Panginoon, kita nila hindi sila maliligtas. Sisisihin nila ang maraming tao. Ngunit sa isang dako, ito naman ang pangitain. This is the picture. When you enter within the gates into the city, and the crown of life is placed upon your brow and on the brows of the very ones you have worked to save, they will cast themselves upon your neck and say, ano pong gagawin nila? Ito yung they will cast themselves upon your neck. Ibig sabihin po nito, imagine the picture, yun po ay yayapusin ka ng pagkahigpit-higpit. Kung natanggap na yung mga pulutong, yung nung mga naligtas, ano po ang kanilang sasabihin? It was you that saved my soul. I should have perished if you had not saved me from myself. You had to take a good while, but you were patient with me and warned me to a knowledge of truth. Mga kapatid, tayo bang lahat ay marunong mag-Bible study? Lahat? Ngunit, tayong lahat ay pwedeng mag-anyaya sa mga tao na lumapit kay Kristo sa pamamagitan ng pamimigay, pagbibinta, pagbibili, o pamimigay ng mga babasahin. At ito, ngayon, ay next year, ay Story of Hope. Ngayon, Steps to Christ. And finally, Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Sa pamamagitan ng ano? Through total member involvement for a witness to all nations and then the end shall come. Ano? And then shall the end come. Mga kapatid, ibinigay ng Panginoon sa atin ang lahat ng paraan upang magampanan natin ang gawain ito sa pamamagitan. Pwede tayo mag-Bible study, pwede tayo magsalita sa radyo, sa television, ngunit hindi lahat tayo ay pang-TV,
Hindi naman lahat ng boses natin ay pang-radyo. Pero pwede tayong lahat mamigay ng mga babasahin. Pagpalaan tayo ng Panginoon.